Kung bibigyan natin ng rating or grade ang mga moves ng Los Angeles Lakers ngayong offseason, bibigyan natin niya ng A++++++. Grabe ang mga moves ng Los Angeles Lakers. Akala mo parang nag first round exit sila last playoffs sa mga moves nila. Pero alam naman natin sila ang naging champion. Pero yung galawan nila ay parang disappointed nga sila sa nangyari last season. So banggitin lang natin ang mabilisan ng mga moves ng Los Angeles Lakers ngayong free agency. Unang-una, kinuha nila si Dennis Schroeder, sinay nila si Wesley Matthews, sinay din nila si Montrezl Harrell, niresign nila si KCP, sinay nila si Gasol. Tapos ito naman, ang latest, si LeBron naman ay nag-sign din ng 2-year max contract para sa Los Angeles Lakers at hanggang 2023 nga siya maglalaro para dito sa franchise na to. Tapos ngayon naman, mainit na mainit pa nga itong si Anthony Davis ay nag-sign ng 5-year max contract na may halagang $190 million. So hanggang 32 years old na si AD ay maglalaro pa rin siya para sa Los Angeles Lakers. Maraming mga NBA analysts yung mga kilala sa ESPN at iba-iba pang mga radio show, talk show na sinasabing 1+1, 2+1, 3+1 lang yung mga kontratang isa-sign nito ni Anthony Davis. Para nga daw may flexibility itong si AD kung sakaling gusto niyang umalis sa Los Angeles Lakers in the future. Pero nakita natin, nag-sign siya ng 5-year max contract tapos may player option sa 5th year. So anong ibig sabihin ng signing na to ni LeBron at ni Anthony Davis? Isa lang, may tiwala sila sa Lakers front office, kay Rob Pelinka, kay Jeannie Buss at ang iba pang mga tao doon. Alam ni LeBron at alam din ni Anthony Davis na sila ay mamamanage ng maayos ni Rob Pelinka. Siguro nga ay nakuha ni Rob Pelinka ang kanilang tiwala dahil sa kanyang mga moves at syempre may maganda siguro silang player relation. Kagaya nga nung sinabi ni Danny Green, di ba nga't na-trade siya sa Oklahoma City Thunder kapalit ni Dennis Schroeder. Ang sinabi niya tungkol sa trade na yon ay hindi daw siya na blindside. Ibig sabihin, inabisuan siya ni Rob Pelinka na iti-trade siya. Hindi yung mga katulad ng ibang GM na basta trade-trade lang. Walang mga paabiso sa kanilang player. Wala silang maayos na player relation. So ang ibig sabihin lang niyan na itong si Rob Pelinka ay magandang GM na paglaruan, mapagkakatiwalaan mo. Kung iti-trade ka man niya ay aabisuhan ka niya at hindi niya hahayaan na bigla-bigla ka na lang matitrade at malalaman mo na lang sa Twitter. Siguro nga sinabihan niya si Danny Green bago niya pa i-official ang trade na ito. Hindi katulad ng mga ibang GM sa NBA, katulad ng rival ng Los Angeles Lakers sa Celtics na si Danny Ainge. Alam natin kung ano nangyari doon, di ba? Nung tinrade niya si Isaiah Thomas, walang pasabi. At nagulat nga daw doon si Isaiah Thomas sa nabalitaan niya na na-trade niya daw siya sa Cleveland Cavaliers. At alam nyo ba, nung nag-request pa lamang si Anthony Davis at naglalaro pa siya sa Pelicans, sinabi nga ng tatay ni Anthony Davis na ayaw nga daw na paglaruin niya ang kanyang anak dito sa Celtics at sa ilalim ni Danny Ainge. Dahil nga doon sa move na ginawa niya kay Isaiah Thomas. Para kasing iniwan sa ere ni Danny Ainge si Isaiah Thomas, alam naman natin na si IT ay parang nasa prime niya noon at hindi inaasahan ng lahat na matitrade siya. Kaya nga't sinabi at nilinaw ng tatay ni Anthony Davis na ayaw niyang paglaruin ang kanyang anak sa Celtics. At ngayon naman, fast forward, nasa Lakers na siya ngayon at nag-sign siya ng 5-year max contract. So ang ibig sabihin lang nun ay may tiwala nga sila dito sa Lakers at lalong-lalo na kay Rob Pelinka na hindi gagawin ni Rob ang gawain na yon katulad kay Danny Ainge. Pero anyways, mas maganda naman talaga kapag ang isang GM ng NBA team ay may player relation dahil mas gugusto yun ang mga NBA players na maglaro para sa'yo dahil mapagkakatiwalaan kanila na hindi mo sila basta-bastang ititrade ng walang pasabi. At syempre, kung saan mo gusto matrade ay itatry nilang itrade dahil may tiwala nga sila sa isang GM kapag meron silang magandang player relation. Kagaya na lang din ng GM ng Oklahoma City Thunder na si Sam Presti at pati na rin si Rob Pelinka. So kapag meron ka magandang player relation at napagkakatiwalaan ka ng mga NBA players, ay talaga magsasign sila at most likely na magsasign sila ng mas mahabang kontrata dahil alam nila na hindi mo na lang sila basta iiwan sa ere. So ito nga si Anthony Davis. Ang pag-sign niya dito ng 5 years ay most likely na yung prime ng kanyang karir ay gugugulin niya dito para sa Los Angeles Lakers. So para sa mga Lakers fans, be ready dahil baka makakita kayo ng isang MVP AD, isang Defensive Player of the Year AD, All-NBA Team, Defense Teams at syempre mga championship. Dahil alam naman natin kung anong ceiling ni Anthony Davis at nakita natin kung ano talaga ang kanyang potential kapag meron talaga siyang magagandang teammates at yung talagang makakapag-compete sa championship.
Pero anyways guys, ano sa tingin nyo? Maganda mang itong si Anthony Davis ay nag-sign ng long contract para sa Los Angeles Lakers, o mas maganda kung 1 plus 1, 2 plus 1 or 3 plus 1? So comment down below ang inyong opinion about sa kontrata ni Anthony Davis. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video, and if not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates gaya ng mga ganito. So yun lamang, see you guys next video. Bye!